So, ayan na po yung ating finished product na ating pakshil na style, adobo style na ating mix na isdang maliliit. Ayan, minekos-mekos ko na po yan. Ayan. Hello po mga kasisi, mga ka-OFW, kamusta na po kayo? So, ngayon po dito, umuulan. So, nakapunta po ako ng palengke, nakabili ko ng fresh na iba-ibang klase ng isda, pero maliliit. Naku, gusto-gusto po ito yung ipapaksil. Samahan niyo po ako magpaksil nito at ating gagawin lunch. So, ang mga ingredients po ito, luya, bawang, paksil adobo po, style ko yun. Paksil, parang adobo na rin kasi may paminta, ganyan. May bawang, may sibuyas, may luya, at saka paminta. Ito po yung suka na gagamitin natin, sukang paumbong po, kaya ganyan po ang kulay. Pagka maasim na maasim po, ganyan na po siya. Maglalagay din po tayo ng patis at konting asin. Depende po yan. Tapos, naglalagay po ako ng dahon ng labanos. Masarap po yan. Para may gulay po ang ating paksil style adobo na maliliit na isda. So, ayan na nga po ang ating ipapaksil style adobo style. So, fresh na fresh. Kita nyo, mix-mix yan. Nakatuwa-tuwa nga ako. Nakakita ko na iba-ibang klaseng isda na maliliit. Miss na miss ko na po yan kasi gusto ko yan ipaksil. Ginawa ko na po yan sa Oman kasi nagdadagat kami doon, nahuhuli sa lambat yung maliliit na ganyan. So, eto po yung ating suka. Ayan, paminta, yung sili kong pinag-anuhan kagabi, sayang. Ilalagay ko, ayan, luya. Simple-simple lang po pero napakasarap, samahan nyo ako. Instead na talong, kasi lagi ng talong, dahon po ng labanos, bumili ko labanos, kinuha ko yung mga dahon, sabi ko, tamang-tama ito. So, ipapailalim ko po yung medyo malaki. Ayan. So, ayan, para nakikita nyo. Atras ko ng konti, ayan. Ayan. Nagkaano ni aking mga alaga. Gusto na siyang kumain at maligo. So, ayan po. Ito, meron pa siyang nasilit. Ilugasan ko na po yan ang mabuting-mabuti. Masarap po ito. Itong maliit na ito. Nakakahuli kami niya. Nabibingwit. Malapad na malapad. Napakalinam lang po. So, eto siya. Sasalan ko, sand ko lang po siya. Papailalim ko yung medyo malaki-laki. Ayan. Napakasarap. Naku, nabuti po, naaabutan ko. Sabi ko, fresh na fresh. Ito hinahanap po yung mix-mix. So, medyo may kamahalan. Alam na dito sa Pilipinas, lahat mahal. Wala namang mura na dito. Huwag natin ikumpara sa ibang bansa. Uunahin ko yung paminta para kumapit na siya dun sa ilalim. Ayan. Ito, mapaminta po ako talaga. Ayan, oh, napakaganda. Ayan. Ayan siya. Ganyan po ako magpaksiw adobo. Kasi kaya paksiw adobo, ang normal po namin paksiw sa Bulacan, luya lang, tsaka siling, yung paligang pang paksiw. Wala po siyang mga bawang, wala siyang mga sibuyas, luya lang, tsaka ano, normal po sa amin yun. Ngayon ito, susunod ko na po si luya, si bawang. Ayan, pinipit ko lang, bonggang-bongga. Talaga naman napakasarap po makain natin ito. Tanghalian, magkakamay po tayo. Ayan. Ayan, luya, sinunod ko. Ayan. So, ganyan-ganyan lang po akong gumawa. Ayan. Ayan siya. Tapos si sibuyas, ayan. Distribute na natin ng magandang bonggang-bongga. Ayan. Naku, napakalinam lang po nito kasi yung lasa ng mga iba't ibang klaseng isda, magbe-blend po dyan. Magmekos-mekos siya dyan. Napakasarap po. Ilalagay ko na itong patis kagabi kasi hindi ko naman siya naubos. Tapos, itong mga labanos, dahon, lalagay natin yan. Wala kasi ako makikita ang dahon sibuyas na ubos. Tsaka mga lanat-lanat. Eh, meron ako nabiling labanos na kukakon. Ang sarap nito sa paksiw. May gulay tayo. Ayan. Malalanta po iyan. Malalanta. Sasabay na natin si Shelly. Nahugasan ko na rin po iyan. Ayan. Naku, mamaya magmumukbang tayo. Napakasarap.
So, ito po, lalagyan ko na siya ng konti asin. Mga isang kutsara lang po ito na Himalaya salt. Ayan. Ito po yung suka, sukang paumbong. Kaya po ganyan na itsura niyan. Pag tumatagal na po ang sukang paumbong, nagiging maitim siyang ganyan. Yan po ang maasim na maasim na. Napakasarap na amoy. Iba ang asim niya, may sweetness na dala. Pagka po galing paumbong. Famous po talaga yan sa amin sa Bulacan. Ayan. So, dalawang scoop nito. Palagay ko sa pot na tapos maglalagay tayo mamaya na low fire lang natin. Hindi ako naglalagay ng tubig sa paksiw. Ayan. One half cup ito, kaya one cup ilalagay ko. Ayan. Ako po kasi masarap na yung maasim. Lalo kumuulan. Naglalaway na ako sa asim pa lang. So, ayan. Ayan na po siya. Lalagay ko na siya ng cover. At atin ang i-o-on. Babalikan natin mamaya. So, ayan na po. Babalikan na lang natin mamaya siya. Ayan. So, ayan po. Naamoy ko na. Ang bango-bango. Bubuksan na natin. Nakapag-vlog na ako na siya. Ayan. So, ang ganda-ganda po. Bubusan po natin ng olive oil. Lagyan po natin siya. Kasi ganyan po yung ginagawa ko. Napakasarap po. At mag-ground. Muulan. Sarap kumain. Sakto-sakto po itong ating ulam. Ayan. Yun. Hintayin po natin ang mga 5 minutes pa para pumapit yung olive oil sa laman niya. Ayan. Kita nyo, nagsabaw siya. Huwag natin sasabawan yung ating paksil. Magpapara siyang sinigang. Pero depende po yun sa inyo kasi yung iba gusto may sabaw. Ako, tamang sabaw lang gusto ko. Kasi nandun po yung napakasarap na lasa ng paksil. Paksil adobo. Ang sarap. Sakto lang po yung alat niya. At saka yung asin. Pati yung lasa ng ating gamon ng labanos. Napakasarap. Lumasa. Ayan. Naku, ang sarap po. Lalo may olive oil. Ayan mo. Lasa-lasa ko. Mapapalakas kaya natin. Iaano ko lang po siya ng mga 3 minutes na lang para kumapit po lalo sa laman yung olive oil. So, ayan na nga po siya. Ayan, inok ko na siya. Ayan, sasandukan ko na siya. Tanggalin ko na siya dito sa palamigin natin kasi para madaling sandukin. Pag malamig po siya kasi pag mainit na ganyan, madudurog-durog. Ayan po, napalamig ko na. Pati na siya sasandukan. Ilalamig ko muna. Tunin natin yung gulay sa ibabaw. Ayan. So, ayan po, nakuha ko na ito. Ayan, ito yung gulay. Pakita ko, ayan yung gulay. Hindi ko na napitis. Tapos, dito po natin isasalin. Ayan. So, gusto ko ipakita sa inyo yung itsura niya. Close up. Para dyan pa lang maglalaway-laway na kayo. Oh, baka sarap. Tignan nyo, hindi tayo nagsabaw. Yung katas ng isda, nandyan lahat ang lasa. Kaya kanina yung pagtikin ko pa lang ng sabaw niya ay sa alat at asin. Eh, napakasarap na. Pakababae ito, kaya inday. Yun. So, ayan na po yung ating finished product na ating paksiw na style, adobo style na ating mix na isdang maliliit. Ayan. Yummy. Sarap talaga. Good. Walang sinabi mga kabi-kabi sa akin. Gulay pa lang, ang sarap na. Umuulan pa man din. Ang sarap.